Leni Robredo, nakitaan agad umano ng anomalya matapos i-audit ni Commission and Audit Chief Jose Calida. Robredo, kailangan din daw umano magbayad. Narito ang buong detalye, panoorin natin. Sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Tulot na. Okay, pag-usapan na po agad natin. No? Alam po ninyo. Ito po, no, yung mga pinklawan. No? Ngayon po kayo magmagaling. Ngayon po kayo magmarunong. Kasi po, lagi po ninyong ipinagmamalaki na parang si Leni ay Santa Mama. No? Yung wala pong kayang gawing mali. Di ba? Yan yung gusto nilang ipakita sa ating lahat. Eh, na puspos, no? Punong-puno ng anong tawag doon? Punong-puno po ng kabutihang asal, no? Kagandahang asal na masunurin sa batas. Ito na po, nalalantad na po ang pinagagawa niya sa office of the Vice President, no? Nakikita po natin ngayon dahil na rin po, no? Inuna na siya ni Calida. Pero in fairness po, naganap po itong pagpa-plug ng COA, hindi pa po si Calida nakaupo. Ibig sabihin, hindi lang po nabu-broadcast, no? Pinag na po yan ng COA pala, no? Yung Office of the Vice President. Ngayon, nagpapalagan po, nung nireiterate nung narito na si Calida, parang ang gustong palabasin, eto na, aapihin na si Leni, no? Yung COA dahil under siya ni Calida at si Calida ay under sa kay Bongbong Marcos, kay President Marcos. Ito na po, hahanapan na ng buta si Leni. Yun sinasabi natin. Ang tanong ko, di sagutin nyo lang, di ba? Wala naman pong masama dun eh. Kung talagang walang kasalanan si Leni, bakit hindi? Okay. Ano po ba itong dalawang pinaflag ng COA? Una, eto po, no? Basahin po natin, CNN Philippines po ito. Hindi ito kakampi, ha? Kakamping po ito. Okay, hindi po natin, hindi po troll ito. Baka sabihin nyo, troll yung nagsasabi. Ang sabi po sa report ng CNN Philippines, ngayon lang po, the Commission on Audit said the office of the Vice President OVP illegally hired a private lawyer as legal consultant. Hindi po tayo yan. Hindi po kampo ni BBM ang nagsabi niya. Sino po? Commission on Audit. Yan. Okay. In a report on the 2021 budget release last week, auditor said that the move during the final year of Vice President Leni Robredo violated COA rules as the OVP lacked clearance from the COA and Solicitor General. Okay, ulitin lang po natin, ha? Ha? Sa report po na ito ay sinasabi na sa huling taon ni Vice President Leni Robredo violated COA rules, nilabag ng Office of the Vice President ang COA rules. Ngayon kayo magmagaling. Ngayon kayo magmarunong, no? Ayaw po ba nag-report niyan? CNN Philippines. COA report. Nilabag ng Office of the Vice President under Leni Robredo ang COA rules. Akala ko ba, anong tawag nila kay Leni? Yung matuwid, hindi, kay Pino yun. Anong tawag nila kay Leni? Yung tapat? Walang, hindi walang kinikilig. Nalalantad po kayo. Kawawa naman po yung magsasuffer nito. No? Okay. In view of the lack of written conformity, the Solicitor General and the written concurrence of COA, and despite having legal officers, payments made to the legal consultant are considered irregular and unnecessary expenditures. Okay, nag-hire po ng private attorney samantalang meron po silang legal department. Bakit kaya? No? Bakit po kaya?
Ayan po. Ano po katwira ng Office of the Vice President ni Leni Robredo? Ito po. Yung ano daw po, yung legal department nila, legal officers nila, ay routine legal services. Samantalang yung consultant work as policy advisor as opposed to legal officer, routinely legal services. Do routine legal services. Dalawa po yan eh. Pag sinasabi ng COA, bakit kayo nag-hire pa ng abogado samantalang meron kayong legal department? Di ba? Nag-hire po ng consultant si Leni Robredo maliban sa mga abogado. Kaya po, illegal po yung pag-hire. Illegal pa ng mga utak talaga eh. Ayun, tapat, hindi corrupt. Anong tawag dun? Walang bahid. Yan po ba walang bahid? O yari kayo? Dahil yung illegal na pag-hire ninyo, parang yung kaya po yan, yung disallowance. Ang ibig sabihin po ng disallowance, ikaw yung magbabayaran mo, no? Yung pinasweldo mo ron sa hinayar mong illegal. Ikaw ngayon ang mananagot kung sino po yung nakapirma doon. Alam ko, malamang nakapirma siya ron. Kung hindi man siya nakapirma doon, kawawa naman yung nakapirma lang. Pero malabo pong hindi siya nakapirma doon. Walang bahid, ha? O, ito pa isa. Dalawa po, eh. Ito pa po yung isa. COA flags OBP on use of 25 million research funds for COVID response. Ito po yung pinagmamalaki nila na walang pondo, no? Meron po silang 25 million research funds, no? Dahil hindi naman marunong mag-research, hindi po nagamit. Ay, hindi po ganun yun, no? Nirealign ni Vice President Leni Robredo at that time, nung siya ay Vice President, nirealign niya yung 25 million. Yan po, nag-COVID response siya. Bakit po nirealign? Bakit hindi niya po ginamit sa intention? Yan po, malinaw po na mali po yan, no? Kinakailangan po munang ipa-approve niyo yan kung magre-realign. Hindi ko po kabisado gaano yung batas, pero COA na po yung nagsasabi. Ang sabi na po ng COA, ito po, kino-question ang Office of the Vice President bakit niya ginamit yung pondo para sa survey, research, exploration, and development at ginamit niya to para sa COVID-19 related projects last year. O yan, malamang yan, yung mga swab test yan, di ba? Isa pang kino-question dyan, yan po yung 25 million. Isa pang kino-question dyan, yung pagbili ni Leni Robredo ng mga antigen test na nagkakahalaga na 9.9 million. Yun na nga pinagtataka natin eh, para po yung sa swab test. Okay, bakit po siya bumili niyan kahit wala po sa pondo niya? Bakit hindi po siya binibigyan? Baka sabihin niyo naman kasi kalaban si Leni kaya hindi binigyan ng pondo ng COVID. Eh bakit ka naman bibigyan ng pondo? Hindi ka naman ospital. Hindi ka naman DOH. Di ba? Office of the Vice President ka, bakit ka bibigyan ng pondo para sa COVID-19? Kasi, gumawa po siya yung pinagmamalaki niyang yung swab test. Alam niyo, yung libreng swab test. Yun pala yun. Illegal po pala yun dahil di ko po alam kung tama yung term kong illegal, pero kung question po ng COA ngayon, bakit ka bumili ng antigen testing sa Office of the Vice President? Hindi naman siya ospital eh. Bakit kinakailangan niya yun? Yun po yun. Ano yun sa pag may binili? Talbog sa kanila yung mga sinasabi nila, di ba? Bakit kinakailangan mong bumili? Hindi ka naman ospital. Dalawa po yan, di ba? Alam niyo yung ibig ko sabihin. Pag may binili, syempre merong, alam niyo na. Ikalawa, pinagmamalaki niya kasi, sumasabay po kasi siya sa pandemic response. Di ba lagi niyang pinagmamalaki yan? Na kahit yung Office of the Vice President
tumutugon sa pandemya. Yun po yun eh. Bumibili po siya ng mga may pagmamalaki niya na may tinatrabaho yung Office of the Vice President para sa pandemya. Yan nga po yun, yung swab cup nila na libreng antigen test. Kaya pala, kasi po, ang sinasabi po ng gobyerno, bakit ka bibili niyan? Hindi mo naman trabaho yung bumili niyan. Kaya pala parang kung sino na lang pumunta ron, may libre pang pabigas, di ba? Magpapatest ka lang, may libre ka pang pabigas. Hindi naman po pala allowed yun sa kanya, sa office niya, na magbibili siya nun. Tama rin nga na may nakuha. Eh meron na tayong mga ospital na nagbibigay ng mga yan. Meron pa Red Cross, meron pa lahat. Kinakailangan niya po yan kasi mag-election na. May pagmamalaki niya na tumutugon siya sa, di ba anong sinasabi niya sa election? Tumutugon, nakakatugon yung Office of the Vice President kahit konti lang ang pondo. Yung pala, mali pala yung paggamit niyo ng pondo. Intended nun, iba, pang research. Ibinili niyo ng mga antigen, ibinili niyo ng kung ano-ano para sabihin na meron kayong ginagawa laban sa COVID-19. Ayun yun, ginawa niya yung lahat para makipagsabayan. Napalpak naman, di ba? Hindi naman intention natin na kahit sino na lang, kita nyo po, yan po ay malinaw na pag-aksaya. Ngayon lang po nalalantad. Bukod pa dun sa COA na hindi po nararapat silang bumili na antigen, hindi sila nararapat na bumili para dyan sa mga COVID response dahil unang-una hindi sila ospital. Ikalawa, hindi naman sila DOH. Ang point lang po dito, yan po ay malinaw na pag-aksaya ng pondo. Bakit po pag-aksaya ng pondo yung ginawa nila? Kasi po pupunta ka lang sa swab test eh. Diba meron po yung DOH, hindi po lahat ng Pilipino ay sinuswab. Targeted po. Bakit po targeted? Wala naman po silbihan pag kung kani-kanin lang. Sa kanila po para maka-attract pa, may pinamimigay pang bigas. Yung pala lahat ng yan, no? Lahat po pala yung mga ginastos dyan sa mga antigen na yan, sa swab cup na yan, kinakwesto na sila ngayon ng kuha. Okay, tanong. Eh, dahil ba kay Calida? Yung kasi yung gustong palabasin nito ni Pare Nongnong eh. Yun na naman yung gustong palabasin nito ni Father Nongnong. No? Ayan, dahil si Calida na riyan, maninilip na raw ng maninilip. Hindi pa po nakaupo si Calida. Tingnan po ninyo kung kailan po yan, ha? Kung kailan po itong pagpa-flag na to sa Office of the Vice President. Panahon lang ba ito ni Calida? Hindi po. Tingnan nyo kung kailan to. Ito po ay April 2021. Ay, 2022. Yan, the COA issued a notice of this allowance on April 2022. O kailan ba nanalo si Bongbong Marcos? May. April, May. Hindi pa po nananalo si Bongbong Marcos. So, itong notice of disallowance ay panahon pa po ito ni President Duterte noong nagdaang COA pa. Kaya huwag niyo pong ibintang na dahil mapaghiganti, yung kasi yung sinasabi nila, ayan na, nagsimula na silang hanapan ng buta si Leni. Hindi po. Dati pang COA yan. April 2022. May palang mananalo si Bongbong. Kailan ba inapoint si Calida? Pero, pwede nang itago yun. Nasilip ni Calida. Yari ka. Kawawa, no? Makukulong ba? Hindi po makukulong. Yung parang kay Gordon. Nahalala yun kay Gordon, ibalik mo yung 86 million. Ganun po yun.
Oh, kaya-kaya siguro ni Leni yan. 25 million tsaka magkano yun? 25 million tsaka 9.9 million. Hindi, yung sa abogado, hindi ko alam kung magkano eh. Iba pa pala yung 25 million, iba pa yung 9.9 million. So, roughly, 26, mahina. 36 million plus yung sweldo ng abogado. O, yan ang ibabalik mo. Ano ang masasabi niyo sa usaping ito? Kung meron po kayong komento, ay open po ang ating comment section. Marami pong salamat.